kabayani dito sa loob ng kampo, bukas mag-alayo ako ng Bulaklak. Tatay ko ho yan. Anong name? Rodolfo M. Torre, 551354, PC. Rodolfo Torre? Yeah. Siya ay First Sergeant ng 456 PC Company sa Coronadal, South Cotabato. Nung noon, ang South Cotabato ay part pa ng Region 11. Kaya andyan ang pangalan niya sa loob ng kampong ito. Are you hoping ba, Attorney, na magiging okay na rin ang relationship niyo with Attorney Torrio at yung sa mga nakaano natin? Hindi naman kami, I don't like to believe na magkaaway kami ni Attorney Torrio. I would like to believe na we're just playing our roles. He played his role, I played my role, and well, it turned out well. And hopefully, Ardino, abalik, start na ito ng yes. Siguro panibagong partnership natin para ma-develop or mapangalagaan ng Davao. Yeah, of course. And at the very start naman. Okay. At the very start. Pero before, sir, may surrender feelers from them? Wala. Si SLG na lang tanongin nyo. Kasi siya talaga nag-break ng news na yan. Because he's the first one and he's the fall person dyan sa surrender niya. Pero nabanggit niyo, sir, na kung hindi niyo ito ginawa, itong ganitong operasyon ay hindi. I don't like to take credit for myself, ano. This is a concerted effort of everyone involved from mula pare hanggang hulo na trabaho ito. Nakita niyo naman iba-ibang mga region sa mga nandito. Mensahe niyo po, RD, sa mga pulis na magdamag na nagbabantay sa ating OJC. Ako nagpapasalamat sa ating mga kapulisan, sa ating mga kabaro, na lahat ay napakahirap para sa misyong ito. Sana tuloy-tuloy lang ang trabaho, mahalin natin ang trabaho ito at servisyo ito. And let's be proud that we did our job today. Habol ko lang po, RD, sinakay po daw sa CY. 30. Yeah, I think yun nga nangyari dahil andyan ang aeroplano eh. So sa Manila na yun? I think so, yeah. Yung C-130 po is nalito sa Davao na mataan kanina? Yeah, yeah. Congratulations. Nandito tayo ngayon sa Camp Katitipan dito sa Davao City. At kasama natin ngayon si Brigadier General Nicolas Torre, ang Regional Director ng PNP Pro 11. Sir, gusto naman namin makipagkwentuhan sa inyo, ano po ang nangyari itong maghapon na ito? At alam niyo po ba yung nangyari ng pagkakahuli or pagkakasuko ni Apollo Quiboloy? Yung pagkahuli ni, ang particulars ng pagkahuli ni Pastor Apollo Quiboloy ay para pakitanong niyo lang sa SLG. Si SLG lang i-interview niyo dahil ang mga details noon ay hindi ko talaga alam. Okay, so pakinggan lang at hindi pa rin stream, hindi ko talaga alam ang mga details na. Pero siya po ay nanggaling mismo dito sa Davao. I think so. I would like to think so. Na dito talaga nanggaling sa Davao dahil pinasundo ng eroplano. So and may convoy na pinalabas sa KOJC. Ang pinagkwento niyo kanina ay siya ay sinundo ng C-130 with itong... Hindi ko sigurado na sinundo ng C-130. Basta namataan natin ang C-130 na naglanding sa TOG 11 at pagkatapos ay merong utos sa atin na palabasin yung siyam na sasakyan doon sa hangar papunta sa loob ng airport. Pinag-guide ng ating ABSEO, yung Aviation Security Group na unit natin. And then dinala sa aeroplano. So, RD, ano po masasabi ninyo? Kasi all the while, habang tayo kayo ay busy-busy rito, nandito pa rin talaga. At tama po yung sinasabi nyo, nandito si Apollo Quiboloy.
hindi naman tayo nagduda dun. There's no doubt that he's here. Ang pagtatago nga lang. At napag-aralan natin, kaya medyo humaba ang ating paghahanap. Dahil napakalaki nga ng lugar. Kaya napag-aralan din naman natin, natututo rin tayo. At saka ako'y nagpapasalamat din kay Pastor Apollo Cabuloy for the realization na ito na talaga ang tamang gawin. Kundi harapin na lang talaga ang batas. Ano po masasabi nyo ngayon sa inyo pong sa tropa na matyagang nagantay, nag-operate for 16 days nandito sila? Ako'y lubos na nagpapasalamat sa ating mga kababayan at sa ating, lalong-lalo sa ating kapulisan na nagpakahirap, nagpuhunan ng dugo, pawis, luha at pawis para achieve ang mission na ito. So, maraming salamat sa inyong cooperation. At sagot ko ngayong gabi ang lechon at band. Ano naman po masasabi ninyo, General,